guys, welcome back to our channel. So, ito na nga guys, agang-aga meron tayong deliver. Yan. Yan, unboxing natin ito guys. And then, magbibigay ako ng tips sa inyo upang maiwasan natin ang pagkalugi ng ating sari-sari store. Buksan muna natin ito guys. Buti na lang maaga yung deliver natin today para ma-display na agad natin yung ating kulang sa tindahan. So, ito yung ating Downy and Surf Popcorn. Ito yung chichirya. Yan. Ito yung maganda sa ating mga customer. Palaging binabalik-balik na ating mga customer. Ating biskuit, fudge bar. Chichirya ulit. Lagi kasi ako nag-i-stock guys ng mga chichirya at biskuit kasi ito yung pinakamabente sa ating tindahan. Jelly is. Ating mga candy. Chubby. Candy sticks. Magic salad. Ating Mega, yan, 5 pieces. Tiburon, lollipop. And then, apat na kahang Mighty. Yan. Ang bentahan ko nito guys, sa isang pakete is, sa isang kaha is 100 pesos. Then, itong ating wow ulam, caldereta and apritada. And then, itong ating isang tray ng itlog. So, ayun na nga guys. Pag-usapan na natin, kung bakit nga ba nalulugi ang ating sari-sari store business. So, narito yung aking mga tips. So, una, yung expired products. Yan. Kailangan nating i-check yung ating expired products. Yan. Para hindi tayo malugi. Siyempre, kukunti na nga lang yung tubo natin sa ating mga paninda. Ma-expired pa tayo ng mga products na hindi mabenta. So, sayang, lugi na tayo doon, di ba? So, always check your expiration date, gaya nito mga delata. And then, kung hindi naman mabenta sa inyo yung ibang items, huwag na kayong mag-stock. So, sa lugar nyo, hindi mabenta. Huwag na kayong bumili ng mga ganong item para hindi tayo malugi kasi ma-expired lang naman, di ba? Hindi naman mauubo sa iyong tindahan. So, yung next natin, guys, is yung pag-check ng resibo. So, sa pag-check ng resibo, guys, pinakamahalaga din ito upang hindi tayo malugi. Kasi, maaring nagtaas na yung ibang paninda, gaya nitong delata. Maaring magtaas na yung ganito, hindi natin namamalayan yung presyo. Kaya lagi nating i-check yung ating resibo para updated tayo. Yeah, updated tayo sa presyo ng item. Halimbawa, di ba? Dati siyang 18 pesos, naging 19 pesos na pala itong sardinas, di ba? So, kailangan nating i-check palagi yung ating resibo upang hindi tayo malugi. Kasi, dos, tres na nga lang yung tubo natin, di ba? So, lugi na tayo kung hindi natin i-check yung presyo kung nagtaas or nagbaba ito. And then, itong ating separate na benta sa ating pang-araw-araw na gastusin. So, yung nagiging benta natin, guys, huwag nating kuhanin sa ating tindahan. Yung benta ng tindahan natin, i-separate natin kasi yun yung ating paiikutin. Yun yung ibibili ulit natin ng paninda. Yun yung paikot-ikot na ginagawa natin sa ating customer. Yung pambili ng paninda natin. Para sa susunod na maubusan tayo ng stocks, yun yung may ipang bibili tayo ng paninda. So, huwag nating gamitin expenses o pang-araw-araw na gastusin yung ating benta sa tindahan. Kung malaki naman naging tubo natin, yun na lang yung i-savings mo. Yun na lang yung itago mo. Pero yung benta, yung pinakapuhunan niya, huwag mong galawin lahat. Halimbawa, nagkita ka ng, ay, ang dami kong benta ngayong araw na to. So, gusto kong umorder ng mga damit, mga sapatos. Yun, huwag mong gagawin guys para hindi tayo malugi sa ating sari-sari store. Yan, di ba? Kailangan nating paikutin yung ating naging benta at huwag nating gastusin. Di ba? Kung maaari nga guys, may extra tayong trabaho para idagdag lang nating idagdag sa ating tindahan. So, di ba? Pasok lang ng pasok.
bawal yung labas ng labas. Syempre kung maglalabas ka na maglalabas ng galing sa benta mo, paano na? Ay di malulugi ka. So ayun guys, kailangan i-separate natin ang benta natin at huwag nating gastusin. And then guys, yung ating maling sukli at pagkukwenta. So diba minsan guys, nagkakamali tayo sa yung 50 pesos nagiging 20 pesos para sa atin. So ayun na nga, nagkakamali na tayo. May ibang customer kasi na naghahabol, may ibang customer na nagagalit. And then may ibang customer naman na kapag sobrang sinukli mo, may ibang customer na mababait, ibinabalik yung sukli, di ba? May ibang customer na hindi, basta dinediretso sa kanilang bulsa, hindi na nila na-check. So kailangan natin i-check yung ating sukli at yung pagkukwenta natin ng ayos sa ating pinabili ng customer. Kailangan natin gumamit ng calculator para mabilis yung transaction din guys, para si customer satisfied sa atin. Total agad natin ang ating pinamili and then sukli natin ng maayos, i-compute na lang natin. Kasi minsan, kinukompute natin sa utak natin. Akala natin, okay na yung isusukli natin, pero kulang pala. So, di ba, si customer, pagka ganun, maiinis siya, babalik ulit sa'yo, ay kulang ang sukli mo. So, magiging feedback na nung kay customer, nakakatamad ng bumili sa tindahan mo kasi pamalimali ka ng kwenta, pamalimali ka ng sukli. So, ayun na nga guys. Kailangan nating ayusin ang ating pagkukompute at pagsusukli kay customer. And then, yung next natin guys is pagbubukas at sarado ng ating tindahan. So, ayun. Isa pang ikakalugo natin yung magbubukas ka sa isang araw and then sa isang araw sarado ka kasi may lakad ka. Ang gawin mo guys para mawili sa iyo ang customer ng pagbili, maging consistent ka. Maging consistent ka sa araw ng pagbubukas mo at araw ng pagsasarado mo. 'Di ba? Para si customer, hindi siya mag-expect na pagpunta sa tindahan mo, ay sarado, ano ba 'yan? Nakakatamad ang bumili sa tindahan mo. Kasi sarado ka, tapos minsan naman gustong-gusto kong bumili ng kailangan ko, hindi ako makabili kasi hindi ko inaakala na magsasarado ka pala, may lakad ka pala. So ayun guys, be consistent sa ating pagbubukas at pagsasarado ng ating tindahan upang si customer ay mawili ng pagbili sa atin. Diba? Kapag lagi kasi nakikita niya na open ang tindahan mo, marami kang stocks, yun, mawiwili sa iyo ng pagbili si customer. So, ayun na nga guys, salamat sa panonood nyo. Sana may natutuhan kayo sa mga share kong tips sa inyo. Yan na po ang maaaring epekto ng pagkalugi ng ating sari-sari store business. So, kung may mga comments at suggestion pa po kayo, maaari nyo po akong i-comment sa baba para mabasa rin ang ating ibang viewers at para makatulong din po sa ating kapwa may negosyo or may sari-sari store. Salamat guys sa panonood. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Please like, share, and subscribe. Thank you!